Magandang araw at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga kaalaman tungkol sa bawang. Ang bawang ay isang kilalang-kilalang halaman na karaniwang ginagamit sa maraming lutuin. Ang maputing bungang ugat ay may angking lasa at amoy na gustong-gustong pampalasa ng marami. Ang mga dahon nito ay tumutubo ng pahaba at pataas. Sa Pilipinas, ang bawang ay inaani sa ilang mga probinsya na may malawak na bukirin gaya ng Ilocos Norte, Batangas, Nueva Ecija, Mindoro at Cotabato. Ngayon ay dumako tayo kung ano ang mga sustansya at kemikal na maaaring makuha sa bawang. Ang iba't ibang bahagi ng halamang bawang ay maaaring makuhaan ng maraming uri ng kemikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa ating kalusugan. Ang bungang ugat ng bawang ay may taglay na saponins, tannins, sulfurous compound, prostaglandins, alkaloid, volatile oils at allicin. Ang dahon naman ay may protein, fat at sulfites. Sunod nating alamin kung anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito. Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng bungang ugat ng bawang. Ito ang pangunahing bahagi ng halamang ito na ginagamit bilang gamot at sangkap sa maraming lutuin. Maaari itong gamitin o kainin ng hilaw, maaari ding dikdikin, tadtarin upang mas makuha ang katas. Maaari itong ilaga at inumin na parang tsaa ang pinaglagaan. At sumunod ay ang dahon. Ginagamit din ang dahon ng bawang upang ipanggamot sa ilang mga karamdaman. Madalas itong pinakukuluan kasama ng bungang ugat ng bawang. Ngayon, ituklasin natin kung ano ang mga sakit na maaaring magamot ng bawang. Una ay ang alta presyon. Kilalang mahusay na panggamot sa sakit na alta presyon ang bawang. Kadalasang pinapanguya o sinisip-sip ang hilaw na bawang upang mapabagsak ang mataas na presyon ng dugo. Ang pag-inom ng pinaglagaan ng bawang ay mahusay din sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Ikalawa ay ang ubo. Mabisa ding gamot ang pagnguya sa hilaw na bawang sa pagpapaluwag ng paghinga at pagpapalambot ng makapit na plema sa tuwing inuubo. Maaari ding inumin ang pinaglagaan ng dahon at bungang ugat ng bawang upang mas mapabuti ang pakiramdam. Ikatlo ay ang rayuma. Ang pagpapahid ng dinikdik na bawang sa bahagi ng katawan na dumadanas ng pananakit dulot ng rayuma ay pinaniniwala ang mabisang nakakaalis ng pananakit. Ika-apat, tonsillitis. Ang katas ng dinikdik na bawang ay mabisang panglunas sa pamamaga ng tonsils na siyang nagdudulot ng hirap sa paglunok. Ika-lima, pananakit ng ulo. Pinangpapahid sa sentido ng ulo ang dinikdik na bawang upang mabawasan ang nararamdamang sakit. Dumako tayo sa ika-anim, hika. Ang katas ng dinikdik na sariwang bawang ay epektibong gamot para pahupain ang mga sintomas na nararanasan dahil sa hika. Ika-pito, sugat. Mahusay ding panglinis sa sugat ang katas ng sariwang bawang. Dapat lamang ipahid ito sa paligid ng sugat upang hindi ma-impeksyon. Ikawalo ay ang kagat ng insekto. Ang pagpapahid ng dinikdik na bawang sa kagat ng insekto ay mabisa ring gamot upang mawala ang pangangati o hapdi sa bahaging apektado. Ikasyam ay cancer. May mga pag-aaral na nagsasabing may epekto raw sa pagpapababa ng posibilidad ng pagkalat ng colon at prostate cancer ang tuloy-tuloy na pagkain ng bawang sa loob ng ilang linggo. At panghuli ay ang impeksyon ng mikrobyo sa tiyan. Mahusay din na panglinis sa daluyan ng pagkain gaya ng tiyan at bituka
ang pag-inom sa katas ng bawang. Ngayon po, bago tayo matapos, ay gusto ko lamang pong magbigay ng disclaimer. Ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman, subalit marami dito ay wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi rin makapagbibigay ang medical PH ng katiyakan na ang mga ito ay epektibo sapagkat ang epekto ng halamang gamot ay maaaring gumana sa ilan, ngunit sa iba ay maaaring hindi naman. Gaya ng ibang gamot, mahalagang isangguni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor. Dito na po nagtatapos ang ating video, kaya bago matapos ang video, shout out kina! Yun lamang po para sa videong ito at sana'y nakatulong ako. Huwag po nating kalimutang mag-like, share, comment, subscribe sa ating channel at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong uploads. Yun lamang po at maraming salamat sa panonood.